Aha. Okay na ba to? Delivery karong buntag. Ayos na Sir Tasoy, nakaalis yung truck. Sir? Sir. So, sir. Yung mga supplies na ipadadala sa Maynila, nasa kasa na? Oo, oh, pupuntan ko lang mamaya sa bayan. Sir? Ngayon buntag, sir. Ngayon buntag. Oo. Luskinos, walaw-walaw! Walaw-walaw! Sir. Siguraduhan ninyo na nindot na klaseng kakautaw, ha? Opo, sir. Sayang gastos! Kung di naman mapapakanibahan ni Proy mga padadala natin. Sir? Sir. Malinaw. Walaw-walaw, ha? Luskinos! Luskinos! Hey! Diyan mo na lang. Mukhang gamay na gamay mo ang farm, ah. Eh, hindi naman po doon, Manolo. Ginagaya ko lang po si Ponce. Siya naman pa rin ng the best pagdating sa pamamalaka dito. Eh, di, nagmana din pala siya sa akin kahit papano. Pero seriously, maraming salamat. Hmm? Ano nga naman mo, doon, Manolo? Eh, siyempre, nalaman ko may pasweldo, kaya okay na rin. Oo, sabagay. Pati medyo lean season po ngayon mga turista eh. Mukhang seryoso ko sa pag-iipon para sa inyo ni Judith. Siyempre naman po. Sana si Ponce rin. Mag-asawa na. Para magka-apon ako. Okay, mabahala doon, Manolo. Sigurado ko pagbangon ni Ponce sa simbahan na yun di diretso. Excited sana na, sana na. Uy! Dalaw ka na! Kilos-kilos! Oh, para seryosong seryoso ka talaga. Modulated pa yun, ha? Doon Manolo. Psst! Uy! Atchop ko labad! Ito pa yung mga delivery natin. Niyakap ng katutubo ang kanyang mag-ina sa labis na katuwaan. Pinasalamatan din niya si Lumawig dahil sa angkin nitong kabutihan. Apo, maraming salamat sa iyong tulong. Nangangako ako na magiging mas mabuting ama ako sa aking mag-ina. Nagagalak na wika niya. Bilang tanda ng pagmamahal ni Lumawig, lumikha siya ng makulay na tulay na magduduktong sa lupa at sa langit. Ito ang magsisilbing daan ng mag-ina upang madalaw nila paminsan-minsan ang katutubong lalaki. Ang makulay na tulay na ito ay tinawag na bahaghari. Nagustuhan mo ba yung kwento ko sa'yo, Ponce? Nagustuhan mo ba yung kwento ko sa'yo, Ponce? Hindi talaga natin masasabing sa ngayon, we don't wanna raise false hope. Minsan kasi talaga mayroon cases ng involuntary muscle movements mga pasyenteng may coma. Eh, ano kaya ang nag-trigger sa biglang paggalaw niya? Ay, hindi natin mapipinpoint sa ngayon. Basta maganda ang maayos at stable yung vitals niya, that's a good thing. Eh, pero Doc, may kinalaman po kaya yung pagbabasa ng kwento ni Hope kay Ponce? Maybe, maganda rin naman kasing kinakausap yung pasyente para pag okay na yung senses niya, malalaman agad natin. So, ituloy niyo lang. Sige po, Doc. Sa ngayon, I think, ituloy lang natin yung prayers para sa patuloy na pag-improve ng kanyang situation, okay? Okay po. Bes, ha? Ba talagang karisma mo? Partida ko, matos na yan, ha? Ba't dito mo ako dinala? Ikaw ang nagdidikta kung saan tayo pupunta. Gayo ko dito. Sa iba na lang, Sarah. Hindi yan ang sinasabi ng puso mo.
Nakikita mo ba ako? Tuwing binibisita kita dito? Naririnig mo man lang ba ako? Tuwing nandyan ako, nakausap ka parang tanga. Pasensya ka na, ha? Waling-waling sana yung dadaling ko para sa'yo, kaso hindi ko na i-order ka agad. Promise, next time. Hmm? Langga, Langga, huwag mo sana iisipin na pinagpapalit na kita. Kasi sa totoo lang, friends na naman kami ni Hope, eh. Thank you.